gabi ng Diyos. Praise God. Isang magandang gabi sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Aking binabati ang ating mga kapatid dyan sa UPC Patis Church. Magmula sa ating pastor, Pastor Danny Imberga. And of course, Pastor JL, na alam natin na nasa ospital siya ngayon sa mga oras na ito. Pero alam ko na ang Diyos ay magbiminister sa kanya, is going to touch his body, hallelujah, at bibigyan siya ng kagalingan in the name of Jesus. Praise God, hallelujah. At ang lahat ng mga kapatid, alam ko ay kayo excited, praise God, sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah, Jesus. If you have your Bible, turn with me in the book of 1 Samuel, chapter 17, verses 38 to 40. Praise God. Hallelujah. Excited ba tayong lahat, mga kapatid? Praise God. Tandaan natin na lahat po tayo ay tinawag ng ating Panginoon, sabi sa kanyang salita, that I have chosen you. Amen. We did not chosen God, but God chosen us. Praise God. Hallelujah. 1 Samuel chapter 17, verses 38 to 40. Ang sabi niya roon, and Samuel, and Saul armed David with his armor, and put an helmet of brass upon his head. Also he armed him with a coat of mail. And David girded his sword upon his armor, and he assayed to go, for he had not proved. And David said unto Saul, I cannot go with this, for I have not proved them. And David put them off him. And he took his staff in his hand, and chose him 5 smooth stone out of the brook, and put them in the shepherd's bag, which he had even in the scrip. And his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Praise God. Let's bow our head. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, once again, we come to you. We praise you and we adore you, Lord God. Thank you for this wonderful time, O Lord, that once again you gather your people, O Lord God, in one purpose. I pray, God, that you are going to minister in such a way. Bless your people, O Lord God, as they keep on listening to your word, O God. I pray, Jesus, that you are going to touch their lives, O God. Give us, O Lord God, a wisdom and understanding, O Lord Jesus, to know more about you, O God. And I'm asking your anointing, O Lord God, to be upon me once again tonight, that I could deliver your word, O Lord Jesus, with conviction, O Lord God. Thank you so much, O Lord God, in all these things we committed into your name, into your most lovely, lovely name, Jesus, and every God's people say, Amen. Praise God. Hallelujah. If you are standing right now, you may be seated. Praise God. Hallelujah. I told you a while ago that God chosen us. Amen. The Bible tells us that you did not chosen me, but I have chosen you. Amen. Praise God. Hallelujah. The scripture that we read a while ago is talking about, and I want to give you the title of this message, The Five Chosen Stone. The Five Chosen Stone. The five stone were weapon for the giant. We are like a stones. Do you hear me? We are like a stone of little worth, but if you give it to God, we can defeat giant. We can defeat Satan. Amen. So stone is a hard substance. The rocks are made of, often used for a building. Amen. And most often time, it's used for punishment. During the time, mga kapatid, sa Bible, kapag ka nagkasala ka po, mga kapatid, doon ay pinarurusahan, babatuhin ka hanggang ikaw ay mamatay. So, ginagamit din ang bato sa punishment. Amen. At sa gabing ito, aking pong tatalakayan sa inyo, mga kapatid, ang limang uri ng bato na kung saan ginamit nito po ni David kung paano niyong nilabanan ang giant na kanyang kinakaharap ng mga oras na iyon. Sa scripture natin binasa in the 1 Samuel chapter 17, doon mga kapatid, ito pong si Goliath, alam naman natin lahat, di ba? Itong si Goliath, siya po ay sumisigaw sa ilang. Ang sabi niya roon,
Give me a man that we will fight together. Sumisigaw siya roon. Hinahamon niya ang bansang Israel. Nabigyan siya ng isang pwede niyang kalabanin. Na mga panahong yon, matindi po ang takot ng mga sundalo ng armies of Israel. Dahil ito pong si Goliath ay napakalaki po ang kanyang countenance. So masyadong takot ang mga armies. So nandoon mga kapatid na talagang hindi nila alam kung sino ang ihaharap mga kapatid kay Goliath. Pero anong nangyari? Ito pong si Saul ay binihisan niya ngayon si David. Sinuotan niya ng baluti ng isang mandirigma. Ha? At nang habang sinusuotan niya po si David ng kasuotang bilang mandirigma, si David po ay nagreklamo. Ang sabi niya, hindi ako sanay dito. Nabigatan siya. Nung suot-suot niya ng mga kapatid ang helmet, ang shield, ang lahat po mga kapatid ng kasuotan ng mandirigma, nagreklamo ang David dahil ang sabi niya, hindi daw siya sanay doon. Kaya ang ginawa niya, tinanggal niya yun mga kapatid. At nang tinanggal niya yun, ano ang ginawa niya? Siya po ay sinukbit niya ang kanyang bag dahil siya po ay shepherd boy. Siya po ay pastol ng mga tupa. Dinala niya ang kanyang sling bag at anong sabi niya roon? Siya po ay pumulot ng 5 bato. 5 smooth stone. At inilagay niya yun sa kanyang sisidlan. Amen. So, tayo po ay nilagtulad ng ating Panginoon sa isang bato. Amen. So, what kind of stones are these? Yung po ang ating pag-uusapan sa gabing ito. And I hope you are there at kayo po ay excited na makikinig sa salita po ng ating Panginoon. Number one, according in Genesis 28 verse 18, it is the anointed stone. Ang sabi doon, and Jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put his pillows and set it up for a pillar and pour oil upon the top of it. So ito pala yung uri ng mananampalataya na kung saan maaga palang gising na. Amen? Maaga palang gising na. Isineset niya na ang kanyang altar. Ah, siya po yung uri ng mananampalataya na mapanalanginin. A prayerful Christian. Amen. Ito pong si Jacob, mga kapatid, nagset po siya ng altar. Dahil doon sa altar na kanyang sinet, doon po nakita niya ang presence ng ating Panginoon, kung kaya nga tinawag niya yung lugar na iyon na Bethel. Na ang meaning po is the house of God. Amen? So, nandun mga kapatid, na dapat pala tayo ay maging anointed stone. Sa paanong paraan, magiging prayerful tayo. Prayerful po tayo mga kapatid. Maaga pa lang hahanapin na natin ang presensya ng ating Panginoon. Ang anointed stone mga kapatid, iyan po ay uri ng mananampalataya na siya po ay worshiper sa ating Panginoon. Nagsasamba sa Diyos. Anytime, anywhere, you will worship the Lord. Yun pa ang uri ng mananampalataya na gusto ng ating Panginoon. Amen? The anointed stone. Worshipper po ng ating buhay na Panginoon. Amen? Na kahit anong dinadaanan nating mga pagsubok sa ating buhay, hindi po tayo magpapadala. Patuloy po tayo na magpupuri, magpapasalamat, mananalangin sa ating Panginoong Jesucristo. Alam mo yung tamang connection sa Diyos? Ha? Na tayo po is all out sa ating Panginoon. Ha? No matter what's going around, anuman ang ating mga pinagdadaanan sa ating buhay, we don't care bakit. Dahil alam po natin na ang Diyos ay kasama natin. We are an anointed stone. Or an anointed one, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon. So ano ang number two? It's a lively stone. 1 Peter 2:5, ang sabi doon, ye also, ikaw daw, a lively stone, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Isang mananampalataya, mga kapatid, na kung saan, full of energy. Lahat ng mga energetic ay magsabing praise the Lord. Amen. Isa na dyan, Sister Mina, alam ko, napaka-energetic niya.
Praise God. Ang isa pong mananampalataya, mga kapatid, dapat po makita sa atin na tayo po ay energetic. Amen. Pagpupunta tayo sa iglesia ng ating Panginoon, kailangan mararamdaman po. Makaka-influence tayo. Amen. Hindi po yung pupunta tayo lalamya-lamya, parang ang lambot, di po ba? Kailangan energetic. Amen. Praise God. Andoon mga kapatid, full of enthusiasm, showing a lot of intelligence and interest in things. So, ibig sabihin, dapat lagi po tayong alert. Awake po tayo mga kapatid. At anong sabi? Saints who are built up from the work of God. Alam niyo yun? Kapag ka ikaw kasi, tayo po ay naka-built sa ating Panginoon. Yung bang kahit hindi ka na niya, hindi ka na i-remind, alam mo yung ganun? Kasi once na tayo po ay attached sa ating Panginoon, monitor po natin ang nangyayari sa iglesia. Alam po natin ang nangyayari sa body of Christ. Di po ba? Bakit? Dahil nandoon po attached tayo, naka-anchor po tayo sa ating Panginoon. Amen? At ang pangatlo, mga kapatid, I is smitten stone. Numbers 20, verse 11. And Moses lifted up his hand, and with his rod, and he smote the rock twice, and the water came out abundantly. Is smitten stone. Na kahit ikaw pala ay uri ng mananampalataya, na ikaw ay dumadaan sa mga tinding mga pagsubok. Sino ngayon sa atin ang nasa pagsubok? Lahat naman, di po ba? Lahat naman, di po ba? Wala naman siguro din sa atin excuse. Lahat tayo dumaranas ngayon. Lahat tayo dumanas ng lockdown. Lahat tayo, mga kapatid, na nasa kanya-kanyang mga tahanan. But, ang sabi mga kapatid dito, dapat po tayo ay mag-produce pa rin. Amen. Ng living water. Ha? Dapat mayroon pa rin tayong function. Na kahit ikaw ay nakalockdown sa iyong tahanan, may function pa rin tayo sa iglesia po higit ng ating Panginoon. Hindi magiging hadlang ang sitwasyon na ito sa atin pong mga tinawag ng ating Panginoon. Sa ating mga pinili. Hindi hadlang ang sitwasyon na ito upang hindi po nating gawin ang mga bagay na kapuri-puri sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Huwag po natin nahayaan na ang anumang pinagdadaanan na ito ay magiging hadlang. No one can hinder us in serving the Lord. No one can hinder us in praying to the Lord. No one can hinder us in worshiping the living God. Amen. Patuloy po natin i-anchor ang ating sarili. Nakita nyo na ang barko, mga kapatid. Sino nakita na ng barko? Lahat naman, di ba? Di po ba? Ang barko, mga kapatid, napakalaki po niyan. Ha? Pero sa inyo kayang palagay, kung ang barko na iyan ay iwan niya ng kapitan sa gitna ng karagatan na hindi iyan naka-anchor at hampasin niya ng alon, ano ang mangyayari dyan? Of course, tatangayin po yan. Pero bakit may tinatawag na anchor? May timon ang barko. Ha? Sapagkat yan ay ginagamit po ng kapitan upang gawin iyan ay i-anchor na kapag ka sila po ay nasa daong o di kaya nasa gitna ng karagatan, ilalaglag niya po ang timon para nang ganun ay ma-anchor ang barko at kahit anong unos ang dumating, yan po ay hindi iaanod o hindi po yan masisway. Hindi yan pwedeng madala ng current ng karagatan. Amen. Ganun din po ang expect sa atin ng ating Panginoon. Na dapat tayo, we as the people of God, tayo po ay naka-anchor sa ating Panginoon. Amen. Huwag po tayo magpapawindang sa sitwasyon na ating pinagdadaanan. Amen. Maging mapagbantay, palagi ko pong sinasabi, maging sa aking sarili, sa aking pamilya, sa ating mga kapatid, maging mapagbantay po tayong lahat. Be watchful, be severe, be vigilant sa mga panahon po ngayon. Hindi ito ang panahon na patulog-tulog ang mga Kristiyano. Dapat po ang mga Kristiyano sa mga panahon ito, tayo po ay palaging gising.
Hindi ko sinabing literal na huwag ka nang matulog, pero ang ibig kong sabihin, aware ka ang iyong mga mata. Dapat po tayo ay gising ang ating spiritual eye sa mga nangyayari dito po sa ating kapaligiran. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. At ang pang-apat, mga kapatid, the smooth stone. The smooth stone. 1 Samuel 7:40, and he took his staff in his hand and chose him 5 smooth stone out of the brook. 5 smooth stone out of the brook. Meron palang smooth stone. Anong klaseng mananampalataya ito? Anong klase yan, Sister Chat, smooth stone na yan? Ha? Ito po yung uri ng mananampalataya na always available in the work of the Lord. Sabihin mo nga, ako yun. Amen? Masasabi mo ba sa iyong sarili na ikaw yun, always available to the work of the Lord? Naalala niyo, mga kapatid, in 1 Kings 17:12-15, na mayroon doong balong na kung saan binisita po ni Elijah, na ang balong yun, ang sabi po ng scripture, na huling harina niya na lang ang naroroon. Kaunting drops marahil ng oil ang natira. Pero anong kanyang ginawa? Hindi po siya nag-atubili na i-offer po kay Elijah. Amen. I-in-offer niya. So ibig sabihin, available po siya. Binuksan niya ang kanyang mga palad. Binuksan niya ang kanyang tahanan kay Elijah. Amen? At ano po ang ginawa? Pinagluto ang lingkod ng ating Panginoon. At ang nakakatuwa doon, mga kapatid, ang akala marahil itong widow ito, na ang sabi niya nga, pag niluto daw nila yun, yun na lang huli nilang marahil hapunan. Wala na matitira sa kanila. Pero mga kapatid, hindi po ganun ang nangyari. Once that we are always available in the house of God, in the work of the Lord, hindi po tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga kanina ng isa po na ni Sister Hannah, mga kapatid, na marami daw ang nawala ng trabaho. Amen? Pero kahit nawala ng trabaho, may pagkain pa rin sa ating pong hapagkainan, di po ba? Amen? Katulad din po yan ng babaeng balo sa Biblia na kung saan i-inoffer ang kailang huling pagkain ng kanyang anak. Hindi siya nagmaramot, mga kapatid. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Siya po ay sinuplayan ng ating buhay na Diyos. Amen. Kapag ka po tayo nagbigay, mga kapatid, amen, tayo po ay nag-open ng channel. Channel of blessing. Ha? Minsan iniisip natin, ay, huling pera ko na to, Sister Chat. Hindi ko na to pakakawalan kasi huling pera na lang namin to. Pero ibigay mo yan. Ibigay mo yan, kapatid. Sasabihin ko sa iyo, ibabalik yan ng ating Panginoon. More than 100-fold. Dahil pangako yan ng ating Panginoon. Blessing will overtake thee. Blessing will overtake thee. Kapag ka po tayo ay naging faithful sa ating Panginoon, mag-o-overtake po ang blessing sa atin. Amen. Pagpapalain po tayo ng ating buhay na Panginoon. Sa akin dito, mga kapatid, sa amin po sa nature ng amin pong trabaho, na maaaring ang iba talagang pinagdududahan until now. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, kung minsan iniisip po natin, saan namin ibibenta ang milyon-milyonis namin binibenta ang mga kabahayan, mga house and lot. But I am telling you, we cannot limit God. We cannot limit God, mga kapatid. Ang Diyos po ay kaya niyang gawin ang lahat ng mga imposibleng bagay. Amen. Sabi nga sa ng ating pong Panginoon, is there anything hard from me? Wala pong imposible sa Diyos. Kung sa tingin po natin imposibleng ibenta ang milyon-milyong bahay, mga kapatid, I proved it already. Last Saturday, mga kapatid, pinatunayan po ng ating Panginoon that I can sell a million na property po kahit sa panahon ng pandemic. So see, ang atin pong Panginoon, kaya niya po, mga kapatid, gawing posible ang lahat ng mga bagay na imposible sa atin pong mga paningin. Amen? Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon.
Amen. Huwag po natin i-close ang channel. Buksan po natin ang channel upang nang sa ganun maka-flow ang blessing po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise God. At ano pa ang sabi nga, mga kapatid, in book of Matthew 13:32, which indeed is the least of all seed. Out when it is grown, ang tinutukoy po dito ay mustard seed. Maliit lang siya, mga kapatid. Pero anong sabi niya rito? It is greatest among the herb and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge into the branches thereof. Titingnan natin ang butil ng mustasa. Maliit lang po sa ating mga paningin. Amen. Pero kapag kapuyan, mga kapatid, ay tumubo at lumago, siya po, mga kapatid, ay pwedeng dapuan ng mga ibon sa alapha. Amen. At doon po maghimlay sa kanyang mga branches. So, hindi po natin pwedeng maliitin. Kung anong meron tayo, mga kapatid, pwede po iyang palakihin ng ating Panginoon. Pwede po yan i-multiply ng ating Panginoon. All we have to do, we have to trust God with all of our heart. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tandaan po natin, tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo ay pinili ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ang panglima, mga kapatid, Rolling Stone. The Rolling Stone. Mark 16:3-4, when they looked, they saw that the stone was rolled away. Ito po yung scripture na kung saan doon po tumutukoy sa libingan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nang binalikan po ni Mary at saka ni Magdalene ang libingan, nabukas na po, na-rolled away na ang stone doon. So ano naman to? Anong klaseng mga mananampalataya ang Esther dyan? Amen? Ito po yung uri ng mananampalataya that's always ready for the service. Lagi po siyang handa na kahit anong iutos sa kanya, kahit anong ipagawa sa kanya sa iglesia, palagi po siyang handa, mga kapatid. Amen. Na lagi po siya, mga kapatid, na bukas ang kanyang mga kamay na kung saan, na kung kahit anong ikaman sa kanya, lagi po siyang naririyan. Amen. Rolled away. Ibig sabihin, kumikilos. Amen. Lahat ng kumikilos na Kristiyano ay magsabing amen. Kapag ka hindi ka kumilos, delikado ka. Amen. Delikado po ang isang bato kapag ka hindi po yang gumagalaw. Ano mangyayari doon? Lulumutin ka. Lulumutin. Nakita na kayong lumot? Di po ba? Kapag ka hindi gumagalaw ang isang Kristiyano, lulumutin ka. At delikado ka kapag ka nilumot tayo. Di po ba? Magkakaroon po ng lumot. Huwag po natin hintayin, mga kapatid, na magkaroon po ng lumot ang ating pananampalataya. Huwag natin pabayaan na magkaroon po ng moss ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan lagi po tayong available, energetic sa paglilingkod sa ating buhay na Panginoon. Lagi po tayong handa. Amen. Katulad po ni David, na kung nandoon na mong problema na itong si Saul, kasi sumisigaw itong si Goliath. Sabi niya doon, I defy you this day. Sigaw niya sa Israel. Give me a man that we will fight together. Natakot ngayon ang mga magigiting na mandirigma ng Israel. Natakot, mga kapatid. Kaya ano pong ginawa ni Saul? Na grabe ang problema niya sa paghahanap niya hanggang nakarating po sa kanya. Naulinigan niya na ito pong si David ay isang magiting na mandirigma. Bakit kamo? Si David po, kapag kanilapa ng mga leon at kung anumang klase mababangis na hayop ang kanyang mga alagang tupa, si David po ang pumapatay nun. Si David ang kumakalaban. Amen. Mga pangil ng leon kinakalaban po ni David. So doon po nakita. Kaya binihisan siya ni Saul ng bihis ng isang mandirigma. Kaya ano ang sabi ni Saul? Hindi ako sanay dito. Amen? Hinubad niya ang pagiging ang kasuotang ng isang mandirigma at kinuha niya ang kanyang sling bag,
Kinuha niya ang kanyang tirador at siya po mga kapatid, ang sabi po mga kapatid doon sa 1 Samuel 17:45. Amen? When David fight to Goliath, ano po ang ginawa niya? 1 Samuel 17:45. Then said David to the Philistine, thou comest me with a shield and with a spear and with a sword, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of armies of Israel, whom thou hast defied. Biruin mo yun mga kapatid. Ikaw, lumalapit sa akin, naghahamon, nadala mo ang iyong tabak, ang iyong shield, ang lahat ng klase ng mga patalim. Pero anong sabi ni David mga kapatid? Pero ako ay narito, hinaharap kita sa pangalan ng aking Panginoon, ng bansang Israel, at sa baybalan niya mga kapatid ng bato doon sa tirador at inisling niya mga kapatid. Ito pong si Goliath. Tinirador niya mga kapatid si Goliath at siya po ay tinamaan sa forehead at sukat mga kapatid. Yun po ang kinamatay ni Goliath. Sa ngalan po ng ating Panginoon. Amen. Kapag tayo po ay humarap sa ating Panginoon, anumang pagsubok na ating pinagdadaanan sa oras na ito mga kapatid ko, tandaan po natin, we are a chosen stone of God. Kaya po natin pumatay ng higante. Kaya po natin pumatay ng gulayat sa ating buhay. Ano ba ang gulayat mo sa oras na ito? Ay, wala akong sterchat pera. Kukunti na lang sterchat ang aming pagkain. Alalahanin mo, kapatid, tayo po ay pinili ng ating Panginoon. We are the precious stone.